ng United States of America na taong 1963 ay naibenta sa pinakamurang 54.99 noong February 22 sa kasalukuyang taon. Magkano kaya ang pinakamahal na naibenta ito sa taong 1963? Yan ang ating pagkatutukan mamaya. Para pa rin sa world currency, paper bills at mga barya, ito ang Mars TV. Akin na itong nabanggit na ang mga barya ng Pini sa dekada 60 ay siyang pinakamahal na naibinta sa kasaysayan ng Amerika with regard sa 1 cent nito. Dahil kung inyong pagmasdan, itong dekada 60 ay siyang pinakamalinis, pinakamaliwalas na tignan. Itong 1965 natin, kung inyong napapansin, ay ito ay tinatawag na red toning. Itong 1968, yan siya, medyo hindi nakukupas ang kanilang mga larawan at hindi kinakalawang. Kaya sobrang mahal kung ito'y ibininta sa publiko. May dalawang klase ang Abraham Lincoln Pini na nagsimula noong 1959 hanggang 1982, at yung 1982 naman hanggang sa kasalukuyan ay iniba ang kanilang metallic composition. Yung 1959 at saka patungong 1982, yun ang pinakamagandang mga nagawa na Pini. Dahil tulad nito ay medyo maganda ang kanilang paggagawa. Hindi tulad ng 1982 above ay hindi na kasing linis dahil sa sobrang malaki ang percentage ng zinc sa paggagawa. Kaya madali itong kinakalawang na. Ang baryang ito ay may timbang na 3.11 grams, may 19 millimeter ang kanyang diameter, at kapal na 1.3 millimeter. Sa obverse, makikita natin ang larawan ng isa sa mga pinakatanyag at pinakamahusay na presidente ng Amerika, ang 16 na presidente na si Abraham Lincoln, na may motto sa bandang ibaba, itaas, in God we trust, salitang liberty, at yung mintyar na 1963, yung sa ibaba ay may D na nakatatak na ibig sabihin na ito ay galing ito sa Denver Mint. Sa reverse naman, makikita natin ang salitang United States of America, ang motong E pluribus unum, nang ibig sabihin ay out of many, one. At may salitang 1 cent sa ibaba at ang Lincoln Memorial. Ang mga populasyon or mga mintage number sa taong 1963 sa Philadelphia, yung walang mint mark na nakalagay, may 754,110,000 na piraso. Yung galing naman sa San Francisco, yung may East Mint Mark na nakalagay ay may 3,075,645 na piraso. Yung galing sa Denver ito na may 1,774,020,400 na piraso. So punta agad tayo sa mga presyuhan ng mga barya or sa baryang ito, dahil marami din ang ating babanggitin na naibinta sa isang international e-commerce na tinatawag na eBay.com. So noong December 18, 2021, may nakabinta sa halagang 79.99. Ito ay tinatawag na prop set
na galing sa San Francisco na may PCGS PR69 red. Then ang isa, yung January 7 ay the same, naibinta din sa ganitong presyo. Then yung pangalawa ay noong December 27, 2021, galing iyon sa Denver, na naibinta sa halagang $100 or katumbas din sa 5,000 in peso. Then yung pangatlo, from January 11, 2022, na may naibinta sa halagang 89.99. Ito ay galing sa San Francisco again, na may NGC PR68 red sa halagang 89.99. Then yung pang-apat natin, yung sa January 22, 2022, sa halagang $99. Then yung panglima, yung sa February 13, 2022, ay naibinta sa pinakamahal. Ito na ang pinakamahal na naibinta, sa halagang $260. Ito ay hindi pa graded, na galing sa Denver, na katulad ng bariyang nakikita niyo sa harapan. Naibinta sa halagang 260. So, mahigit kumulang 10,000 piso ang halaga. Yung ika-anim ay nas noong February 22, 2022, na naibinta sa, ito ang pinakamabang naibinta naman, yung 54.99 na NGC PR 5069 red proof. Yun ang pinaka mababang naibinta. Then yung pinaka last na naibinta, bago-bago pa lang, yung sa March 2, 2022, galing pa rin sa Denver Mint, na naibinta sa halagang $100 o katumbas din sa 500 piso. So yun ang mga bintahan sa taong 1963 na US Penny, na naibinta sa pinakamahal na mahigit kumulang 10,000 in piso. Sobrang napakamahal ang bariyang ito dahil sa best quality ng paggagawa sa dekada 1960s. So yun lang mga kasikahan, ang ating itatalakay ngayon, ang 1963 na US Penny, na isa sa mga pinaka magandang nagawa na penny ng dekada 60s. At sa mga baguhan, muli ko kayong inanyahan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. At pakihit na rin po ang bell para ma-notify po kayo kung meron tayong bagong videong ipapalabas. So ito po ang Mars TV, muli nag-iwan ng kadagang mabuhay ang bansang Pilipinas.